Okay, mate, para sa mga beginners o nababagala na sa motor nila at gustong palakasin yung motor nila, ayun, baka nandito na yung sagot sa mga tanong nyo. Ano nga ba yung mga dapat natin palitan para palakasin natin yung motor natin? Yung iba kasi carb-carb lang, okay na yun, lumalakas na yung motor nila, di ba? Naiisip nila na lumalakas na yung motor nila, carb lang yung papalitan nila. Hindi na sila nagpo-port, hindi na sila nagpapalit ng block, at wala na rin talagang ibang ginagawa. Basta sinasalpak na lang nila yung carb nila. Actually, ganyan din ako dati. Binago ko lang nung natuto na akong mag-search at magtanong, kaya inayos na natin kung ano nga ba yung mga dapat palitan. At eto nga, sasabihin ko na sa inyo. Siyempre, ang una nating papalitan, kailangan ay ang mas malaking block o cylinder block kumpara sa stock. For example, ay 50mm yung block mo, syempre automatic 50mm yung piston nun, testingin mong bumili ng mas malaki sa kanya. For example, meron kang 50mm, papalitan mo siya ng 53, yan para sa mga Wave 100, 53 para sa mga Mio, bibili ka ng 59 para sa mga Wave 125, bibili ka naman ng mas mataas. So, 57, ano. At pagkatapos nga pala nun, ay kailangan din natin ng mas malaking karburador. Kung stock natin ay 21mm lang o 19mm yung sa iba, bibili tayo ng mas malaking karburador na madalas ay ginagamit natin ay 28mm. Pag bumili tayo ng karburador ay mag-iiba na rin yung airflow niya papasok sa ating chamber dahil nga naglaki na nga tayo ng block. Kasusuplayan na nga nito yung kinakailangan na gas ng ating motor, di ba? At pagkatapos naman natin ng carburetor ay syempre ang ine-next naman natin. Pakita ko lang sa inyo yung motor ko. Ayan. Walang hagok. O, oh, diba? Naka 4 valve yan. 57 4 valve yan. Walang hagok. Dati pa yan. At pagkatapos natin ang block, syempre kailangan din natin mag-port ng cylinder head. Ito ay para mag-iba naman yung airflow mixture na papasok sa ating chamber. Yung chamber natin, doon nga pala nag-i-ignite yung pinaka-gasolina at air mixture niya. At yun. Kaya umaandar yung ating motor. So, nagkakaroon ng pagsabog. Next natin ay yung CDI. Ayan. So, depende sa CDI na trip nyo kung ano yung gusto nyo. Pero ang prepare ko ay yung merang mode. Yun, nakakadagdag din to. Pero, syempre, dapat ingat lang din sa pagsagan. Baka mag-over RPM tayo. Eh, yun. Madadali tayo, no? At ang next natin nga pala ay ang pipe. Halaga rin yung pipe para hindi masikip masyado yung takbo ng ating motor. Nakalimutan ko nga pala yung camshaft at valve spring. Ngayon ko lang papaalala sa inyo. Ayan nga pala yung mga ibang way natin para mapalakas yung ating stock na motor. Yun lang ang masasabi ko. So, kung beginners nga kayo ay testingin nyo yung mga sinabi ko ngayon, siguradong lalakas yung motor nyo. At lalakas din sa gasolina.